Hello everyone and welcome back to our channel. And for today's video, pag-uusapan naman natin ang oral communication in context, quarter 1 module 2 communication models. Diretso na kagad tayo sa page 5 kung saan sasagutan niyo yung word pool. Directions: complete the paragraph below by choosing the correct word from the word pool. Write your answer on a separate sheet of paper. So number 1 kaagad tayo. Blank is a process which follows a certain procedure. Ang answer dito ay communication. Communication, meron kasi yung mga different steps. Kaya meron siyang pina-follow na procedure. Communication occurs between two or more people. The blank or source of the information and the blank. So number 2, ang answer dito ay sender. So sender yung source ng information, tapos yung nagre-receive naman ng information ay si receiver. Ang nagre-receive nga, di ba? So going back tayo sa sinabi ng module dito, communication occurs between two or more people, sender tsaka receiver. So actually, nangyayari ang isang communication kahit isang tao lang. Ikaw yung sender, ikaw din yung receiver. So yun yung tinatawag na interpersonal communication. Number 5. It can also be expressed through gestures, facial expressions, or actions which are, of course, non-verbal. So kapag gumagamit ka ng mga galaw ng katawan, yung mga itsura ng mukha mo, tsaka yung mga action, yun ay tinatawag na non-verbal. So where words are not needed to understand what one means. Number 6, blank is the process of interpreting the encoded blank of the source by the receiver. So kapag nag-i-interpret ka ng isang mensahe, ang tinatawag doon ay decoding. Ang number 7 naman ng answer ay message. So kapag kasi nagpapadala tayo ng mensahe para sa isang receiver, ine-encode natin yun. Gumagawa tayo ng mga salita. Diba? Salita o galaw ng katawan kung non-verbal naman. So, yun yung paraan natin ng pag-encode. Para yun maintindihan ng receiver or ng listener, kailangan niyang i-decode. So, yun yung isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng misunderstanding yung mga tao kapag hindi maayos yung pagkakadecode ng message. So, nagkakaroon ng failure of communication, nagkakaroon ng misunderstanding. Communication also functions to control, number 8. Ang sagot dyan ay behavior. So, nagko-control tayo ng behavior gamit ang communication. Sales. Siyempre, di ba, kapag meron tayong mga sinasabi sa ibang tao, nai-impluensyahan natin sila at pwede natin makontrol ang kanilang behavior. It blank or encourages people to live better and allows individuals to blank with others. So, number 9, ang sagot dito ay motivates. It motivates or encourages people to live better and allow individuals to interact with others. So, yun ang ating word pool. So, what is new? Basahin nyo tong story na to, The Glitch by Divina P. Maming. Tapos, sasagutan nyo yung mga questions na nandito sa page 7. So, sagot na natin. What are the different communication scenarios in the story? Actually, madami. Dito sa Good Morning Kids, greeted the mother who had just finished setting the table for 5. So, greet ni Nana yung mga bata. Doon pa lang, nagsisimula na siya ng isang conversation. Nagsisimula sila ng isang communication. Tapos, sabi naman ng mga bata, Good morning, Inay. O, ano ba dito? Yun, sabi nung isang bata, si Criselda, Nanay, I can smell the aroma of your best delicacy, adobo. Sumagot naman yung nanay, tapos sumagot si Criselda ng I can't wait to taste it. Yun yung isang communication scenario. Ang pinaka-importanting communication scenario dito is yung nangyari kay Mangkardo. Kasi may tumawag sa kanya, tapos parang matatanggal yata siya sa trabaho. Naging malungkot si tatay. Ang ginawa nung mga members ng family, binigyan nila ang kanilang father ng support na kailangan niya. So, yan, sabi na dito, Tatay, don't worry, you are here to help. Tapos, tutulungan daw nila yung tatay nila.
pagtitinda ng isda sa market, pagkatapos ng school, titinda rin daw sila ng vegetables, sabi ni Tonyo. Tapos yun yung nangyari sa isang scenario. Nagpasalamat si Aling Terry. Diba? Na move. So, na-touch si Mang Cardo dahil sa ginawa ng mga anak niya, yung asawa niya. So, hindi siya nag-expect ng isang all-out support. Meron pa isang scenario dito, nagtanong siya, si Mang Cardo, kung kumusta na yung mga activities sa school nila. Tapos, syempre, as a response, sinabi nila yung mga kanya-kanyang story na related sa school. Yan, sa math, field trip, tsaka kung mga kung ano-ano pa. Tapos nun, habang nagkwekwentuhan sila, meron namang isang communication scenario kung saan nakarinig ulit si Mang Cardo ng tawag. And then, na-realize nila na hindi pala para sa kanya yung call na yon. So, nagkaroon ng mistake. And then, sumaya ulit sila na wala yung kalungkutan kasi hindi siya matatanggal sa trabaho. And all of them could not contain their happiness. Umupo ulit sila at kumain ng magkakasama. So, yun yung mga different scenarios, communication scenarios na nasa story natin. Number two, how did each communication scenario develop? So, para sa akin, hindi nyo na kailangan isa-isahin kasi pwede rin nyo naman sigurong i-generalize yung answer nyo. Nagsisimula ang isang communication scenario kapag merong nag-initiate ng communication. So, paano nga ba tayo mag-i-initiate ng communication? Base sa story, nakaka-initiate sila ng communication. Isa sa paraan ay ang pagtatanong. Gaya ng nangyari dito. Gaya ng ginawa ng asawa ni Mang Cardo, tinanong niya kung bakit siya malungkot. So, dahil sa tanong na yon, nagkaroon ng isang communication scenario. Isa pa dito ay questions about the school. Yun, dito banda ng ano, he started asking his kids about their activities in school. So, sa pagtatanong, nagkakaroon ng isang communication scenario. Aside sa pagtatanong, ay ang isang tinatawag na greeting. So, katulad nito, good morning kids. So, yun, nakakapag-initiate din siya ng isang communication scenario. Number three, did a conflict arise in the story? What kind of conflict is it? Did it affect the communication process? Was it resolved? How? How did the rest of the family members react to it? So, number three lang, isang item lang, pero napakadaming tanong. Did a conflict arise in the story? Yes, yun yung conflict about na nangyari kay Mang Cardo kung saan nakareceive siya ng call and then akala niya matatanggal na siya sa trabaho. So, what kind of conflict is it? Yun yung isang mistake about na sa kanyang trabaho. So, related sa job. Did it affect the communication process? Yes, it affected the communication process kasi nag-iba yung mood, di ba? Happy yung mood ng pamilya before pa nung tawag, and then dumating yung tawag, nagbago, nagkaroon ng sadness. So, nag-switch yung communication from a normal conversation, a dining conversation, papunta sa isang supporting na mga statements galing sa mga kanyang mga anak. So, nagkaroon ng pagbabago sa process. Was it resolved? Yes, it was resolved. Doon sa bandang hindi pa nila alam na mistake yung tawag na yon, yung ginawa ng mga bata or buong pamilya, sinuportahan nila yung tatay nila or si Mang Cardo. So, yun yung paraan nila para ma-resolve yung isang yung feelings ni Mang Cardo. Diba? Malungkot siya nun eh. So, yun yung para nila para ma-resolve. And then, yung pinaka-resolution nito is yung dumating yung second call kung saan in-inform siya na mistake lang ang yung tungkol sa trabaho niya na matatanggal siya. So, how did the rest of the family members react to it? Tinanong ng wife ni Mang Cardo kung anong nangyari. Sabi niya, what happens? Doon, nakuha nila yung information galing kay Ma'am Cardo because of questioning or asking question. And then, after they realized what was going on, so nagbigay sila ng mga support kay Ma'am Cardo. Yun yung reaction ng buong family sa conflict. They supported Ma'am Cardo because of the problem at work, which was a mistake naman. So, number four, how can we establish
a good communication. So, sa inyo, kayo na bahala kung paano ito sasagutin. So, paano daw ba magkakaroon ng isang good communication? I think, importante lang naman sa isang communication yung nagkakaintindihan tayo. So, para magkaroon ng isang communication na merong pagkakaintindihan, pakinggan natin ng mabuti yung kausap natin. So, we need to listen and understand para magkaroon tayo ng isang good communication. Number 5, what is the importance of communication in our daily life? Ang daming sagot dito, so kayo na yung bahala. Ba't nga ba importante ang communication? So, pwede kang pumasok sa area ng pag-aaral, pagtatrabaho, spiritual, mental. So, importante. Bigyan ko yung isang example na sagot. Importante ang isang communication para mag-grow tayo as a person, as a student, at para maabot natin yung mga pangarap natin tsaka yung mangyari, yung mga gusto nating mangyari sa mga buhay-buhay natin. Actually, maraming pwedeng maging sagot dito, pero pinakamaganda, i-relate nyo yung answer nyo sa story. So, pwede nyo gamitin ang communication para makatulong sa iba't ibang mga tao. Gaya na lang ni Mang Cardo, ginamit ng family ang communication para mabigyan siya ng suporta. So, yun yung isang importansya ng communication sa ating buhay. So, models of communication process, linear communication. Basahin yung mabuti ito. Mahalaga lang naman dito yung sinabi ng module na linear communication is one way focusing on the transmission of a message to a receiver who never responds or has no way of responding to the information conveyed. So, kung titingnan natin itong Shannon-Weaver model, ang Shannon-Weaver model is isang example ng isang linear communication. So, galing sa source, papunta sa destination, one way lang siya. So, kung makikita niyo yung mga arrow from the source, destination lang. Pag napunta sa destination yung message, tapos na kagad yung flow ng communication. Ito ang Shannon-Weaver model of communication. Isang practical at original na example ng model na to ay isang telephone conversation. Ang source ang pinakaunang element. Siya ang taong pinanggagalingan ng message. Ang transmitter element naman ang teleponong ginagamit ng source. Dito nangyayari ang pag-i-encode ng message. Kailangan kasing i-encode o i-convert ang mga sinasabi ng source into signal waves or binary data para makadaan at maintindihan ng telephone technology. Ang channel naman sa situation natin ay ang telephone cable na direktang naapektuhan ng noise na nagsisilbing barrier na pwedeng makahadlang sa flow ng communication. Ang receiver naman ang telepono ng ginagamit ng kausap ng source. Dito naman sa element na to, nangyayari ang pag-decode ng message. Kailangan kasing i-convert na naman ng data na nakuha into sounds para maintindihan ng tao. Ang kausap ng source sa situation natin na to ay ang destination. Sa ibang context ng pakikipag-usap naman gamit ang Shannon-Weaver model, ang source at transmitter ay isang tao lamang. Siya ang pinanggagalingan ng message. Siya na din ang nag-encode ng idea into words para maintindihan ng kausap niya. Ang channel ay ang means of communication o kung paano ba ginawa ang pakikipag-usap. Ito ba ay verbal o non-verbal, personal o hindi, o kung gumagamit ba ng teknolohiya. Ang receiver at destination ay isang tao lang din. Siya ang nagde-decode ng nakuha niyang information at siya rin ang destination. Sa interactive approach naman ay tinatawag nilang two-way communication kung saan bumalik na yung message from sender to receiver. Ngayon naman merong movement from receiver to sender. But this time, since na yung receiver na yung nagsisend ng message, of course, siya na yung naging sender ng message. Ang nadagdag sa model na to, gaya na lang itong Scrum, ay ang feedback. Ito naman ang Scrum model. Nagsisimula ang lahat sa pag-encode ng idea ng first person into something na maiintindihan ng kausap niya. Yun yung message. Ide-decode naman ito ng kausap niya at magkakaroon ng interpretation. Mag-encode naman siya ng gusto niyang sabihin at magpapadala rin siya ng message. Ang message na iyon ay ang feedback na para kay first person. Makakarating naman ito at ide-decode naman ng isa para magkaroon ng interpretation. Yung message na galing sa receiver, okay, yun na yung naging feedback. So, si receiver, naging sender na, magbibigay siya ng mensahe papunta sa sender na ngayon ay receiver na. So, yun yung message na yun, yun yung feedback. So, since meron ng feedback, hindi na siya one-way, two-way communication process na siya.
Transactional model naman and tinatawag nito ay dynamic daw, sabi ng module. So it has a complex nature kasi meron ng involvement si barrier. Barrier, kung mapapansin nyo, sa yung noise dito na nasa kung saan-saan. Diba? So transactional model, papakita siya ng circular process of interaction between the persons involved in the communication. Circular process siya kasi meron din siyang feedback. So, yung movement ng message galing sa sender, papuntang receiver, since meron ng feedback, yung receiver, magiging sender na siya ng message, papunta sa sender na naging receiver naman ngayon. So, during the process, merong mga iba't ibang mga barrier na pinakita sa model as noise na nangyayari kung saan-saan. So, ibig sabihin, pwedeng ma-interrupt ng isang barrier ang flow ng communication, ang flow ng message. Ito naman ang transactional communication model. Parang katulad din siya ng Scrum model. Kaya lang, ang noise or barrier ay pwedeng maka-apekto sa kahit saang elemento at proseso ng paggalaw ng communication. Hindi katulad ng Shannon Weaver na pinapakita lang na sa channel lang pwedeng maka-apekto ang barrier. Kunwari, sa Shannon Weaver, hindi magkakaintindihan ang dalawang nag-uusap kapag may sira sa linya ng telepono. Pero sa transactional model, pwedeng ang barrier ay nasa communicator mismo. Halimbawa nito ay pagkakaroon ng malabong mga mata at hindi na makabasa ng mabuti ng mensahe o di kaya'y mahinang mga pandinig. So in this concept, the noise or barrier to communication is also taken into consideration for it may directly or indirectly affect the smooth flow of communication. So ito rin yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng misunderstanding sa isang communication process kasi dahil sa barrier. Kunwari, malayo yung kausap mo, hindi ka masyadong naririnig, so nagkakaroon ng miscommunication. What's more, so letter A, directions in the Venn diagram below show the similarities and differences of the three communication models. So madali lang to, balikan nyo lang yung what is it. So from page 8 to page 13, may kita yun dito yung pagkakaparehas o pagkakaiba ng tatlong model. So, bigyan ko kayo ng idea kung anong pwedeng isulat sa linear model na wala sa interactive tsaka transaction. Ito yung element na feedback. So, si interactive, si transactional, meron siyang feedback. Si linear model, wala. So, for you, which model is most effective? Why? So, sa tatlong model, alin doon para sa inyo yung pinaka-epektibo? Kung tatanungin niyo ako, dito ako sa transactional communication model kasi mas makatotohanan to kaysa sa dalawa because of the element barrier. Kasi meron naman talagang mga barrier kapag nakikipag-usap tayo sa isang tao. So, yun. Letter B, identify the elements that constitute the communication process by answering the crossword puzzle below. Write your answer on a separate sheet of paper. So, across, dito muna tayo sa across. The reaction or response provided by the receiver of the information. So, number one, ang sagot dito ay feedback. Feedback ang tawag kapag nagbibigay na si receiver ng reaction base doon sa mensahe na binigay sa kanya ni sender, ang tawag doon ay feedback. So, syempre, kapag nagbigay na siya ng feedback, syempre si receiver nagiging sender naman at si sender ay nagiging receiver. So, umikot-ikot lang yung flow ng message. Number 4, sa across, the recipient of the message sent. So, ito ay si receiver. Si receiver, siya yung taga-tanggap. Tinatawag din silang listener kasi sila yung nagle-listen. So, down naman number 2, the source of the information or message. Yung answer dito ay sender. So, kapag sender ka, ikaw yung source ng information at ikaw yung nagpapadala ng message papunta kay receiver. Number 3, the information or idea conveyed. Answer is message. Number 5, the factor affecting the communication flow. Ang answer dito ay barrier. So, barrier ang naka-apekt sa communication, kaya nagkakaroon ng misunderstanding. So, nabanggit ko kanina yung pagde-decode, di ba? Kapag hindi maayos yung pagde-decode, nagkakaroon ng misunderstanding.
barrier din yun sa communication. So kahit na anong factors na pwedeng maka-affect sa communication negatively, nagkakaroon ng misunderstanding, barrier ang tawag doon. So merong iba't ibang klase ng barrier, i-discuss yun sa mga next topics ng oral communication. Letter C, directions. Read the given situations and fill in the grid below by identifying the elements of communication. So number one, Rosa instructs her little brother to water the plants in their garden. However, she did not notice that her brother was wearing headphones when she gave instructions. She learned too late that her brother did not do what she told him. So source, ang source dito ng message ay si Rosa. Ang message, water the plants in the garden. So receiver, supposed to be si little brother. So barrier dito, hindi nakalusot yung message eh, kasi si yung kapatid niya meron siyang headphones. Okay, so nakasuksok sa tenga niya. So ang barrier dito ay headphones. Hindi sila nagkaintindihan kasi hindi naman talaga siya narinig nung little brother. Number two, Jerry bought a can of milk from the nearby store. As it was handed to him, he checked its expiration date. He found out that the product is already expired and reported it to the storekeeper. So, ang message dito, pwedeng si, yung sender dito pwedeng si Jerry. Yung message nito ay yung pagre-report niya ng expiration date ng product, which is the milk. Ang feedback naman, so kung ganun yung situation natin, wala tayong feedback kasi wala namang nakalagay dito na message galing kay storekeeper. So on a different context naman, pwede nating sabihin na ang message dito ay yung expiration date na galing sa product ng milk. Tapos yung receiver ng message ay si Jerry. So yung feedback, pag ganito yung context or situation natin, ay ang pagre-report ni Jerry sa storekeeper about sa expiration date. So pwedeng dalawa yung maging sagot dito, depende sa pipiliin yung context. Kayo nang bahala. Number three, Trina's mother sent her a ring and requested for a video call. The poor internet connection did not make it possible. They resorted to just texting each other. So ang source dito ay si Trina's mother. Okay? Ang channel ay video call. Kaso lang, hindi naging possible yung video call dahil sa mahinang internet connection. So yung barrier dito ay poor internet connection. So letter D, write a response to each of the following dialogue prompts to complete the communication process. Trisha, Gabby, can't you see that grandma crossing the street? She might be hit by the speeding vehicles. So yung answer mo dito, syempre isipin mo na mabait kang nilalang. Nang lalagay mo dito, tutulungan mo siya. Diba? Let's go and help grandma. Kaya nang bahala kung paano niyo yun isusulat dito. Rika, hey Reggie, are you going to join the Bible study this afternoon? Reggie, I will ask permission from my parents because it may end late. So yung answer, syempre ikaw dito ay si Rika. Sasagutin mo yung sinabi ni Reggie. Magpapaalam daw muna siya sa parents niya kasi pwedeng matapos ng gabi na yung Bible study. So pwede mong sabihin dito, alright, I'll just wait for your parents' decision. Pwedeng ganun. You're comfortably seated on a bus full of passengers for a long drive. Before it departs, a pregnant woman persuades the driver to count her in, even if she'll be standing the whole trip. So, driver, ma'am, there is no vacant seat anymore. Pregnant woman, please, sir, I'm already tired from the day's work and I'd like to go home to take a rest. So, syempre, consider naman na isa kang mabait na nilalang. Anong gagawin mo kapag mayroong buntis na gusto nang umuwi, tapos gusto na lang kahit nakatayo na lang, basta makauwi lang siya. Syempre, anong gagawin mo? Wala ka namang kapansanan, hindi ka naman buntis, hindi ka matanda. Syempre, mauupuin mo si pregnant woman. So, yung sulat mo nga dito, yung mismong sasabihin mo. Yung mismong sasabihin mo dito sa situation na to. So, pwede mong sabihin na,
Here, ma'am, you can take my seat. I'll just go ahead and stand. Oh, mabait ka eh. So what I have learned, number one, what are the different communication models? Yung tatlo, sulat nyo dito. Number two, what says communication models different from each other? So ano pang pagkakaiba nila? Meron silang mga, yung iba merong element na wala sa iba eh. Gaya na lang yung linear, wala siyang feedback. Yung dalawa meron. Tapos yung transactional, meron siyang noise or barrier. Kayo nang bahala kung paano nyo susulat dito yun. Number three, why is feedback important in communication? Yan, bakit daw importante yung isang feedback? Kapag nakikipag-usap ka sa isang tao, gusto mo ba meron siyang reaction or wala? Siyempre, meron. So, yung reaction na tinatawag, yung sinasabi natin ay yung feedback. Importante ba? Yes, importante ang feedback. Paano mo malalaman na nagkakaintindihan kayo kung walang feedback yung kausap mo? Number four, when is communication process successful? So, kailan nga ba naging successful ang isang communication process? So, para sa akin, siguro kapag nagkaroon ng understanding. Diba? Yung message mo napunta sa receiver at nag-gets na yung ibig sabihin ng sinasabi mo, successful ang isang communication. So yun, what I can do, call a friend over the phone or via free media platform such as a messenger, note down the conversation process, identify the communication model na ginamit, illustrate how the communication process or how the communication happens. So yun, I think sa ganitong situation, kapag sumagot yung friend mo, tanggal na kagad dito yung linear model, di ba? Kasi meron ng feedback. So it's either transactional or interactive. So kapag nagkaroon ng barrier, kapag hindi kayo medyo nagkaintindihan sa pag-uusap nyo, syempre pasok na kagad dito si transactional. Number two, interview your family members. List down the things that you want to ask to them. You may record your conversation. Draw a diagram of the conversation and analyze how the communication takes place. So sa item na to, pwede kayong gumawa ng circular na diagram. Merong dalawang tao. Kayo yung interviewer, tapos yung kausap niyo yung interviewee. So, paikot-ikot lang yan eh. Sa taas, pwede mong ilagay yung mga tanong mo. Kontian nyo lang yung tanong. Mga dalawa or three questions lang siguro. So, sa taas, lagay mo yung first question mo. Tapos, sa baba, yung sagot niya sa first question mo. First answer. Tapos, sa taas, magsusulat ka na naman ng second question. And then, sa baba, yung second answer. And so on. So, ganun naman talaga yung mangyayari sa diagram. Kasi, dalawa lang ngayon nag-uusap. Yung pag-uusap nyo, merong feedback. Sagutan kayo. So, syempre yung flow of communication is actually paikot-ikot lang. So, ganito yung mangyayari sa number two. Number three naman, listen to a radio drama or watch a teleserye on a television. Take note how the communication transpires. Identify the different elements that are present in the communication process and illustrate it. So, sa number three, mas maganda kung dalawang tao lang yung involved para mas madali. Identify nyo kung sino yung sender, anong pangalan ng sender, sa element na message, ano yung sinabi niya, saka paano ba niya sinabi, through writing ba, kasi meron dito. So, ano kasi sa transactional model, sa message pwede mong i-specify kung ano bing form ng message, verbal ba or written ba, so pwede mong ilagay dito yun sa illustration mo. Tapos, dun sa listener or receiver, nare-receive na yung message ng sender, tapos siya naman nagiging sender, magbibigay siya ngayon ng feedback, ano yung sinabi niya. So, mangyayari niyan, magiging circular lang din yung diagram or illustration na magagawa mo. So, take note, pag merong barrier, okay, transactional model yung pagbabasehan mo, tapos ilagay mo dyan, identify mo kung anong klaseng barrier yung pumasok doon sa usapan ng dalawa. Okay, sa assessment, basahin nyo lang maigi yung module, nandun lahat nung sagot. Okay? Intindihin nyo mabuti. Madali lang naman to. Basta naintindihan nyo yung module, madali nyo lang masasagutan yung assessment, 1 to 15.
Additional activities, letter A. List down examples of situation in each of the given communication model. So, maglalagay kayo dito ng mga different examples depende sa kung anong model ang nakalagay sa taas. So, sa first column, Shannon-Weaver model. Ito yung model na walang feedback. So, one-way communication lang. Mag-iisip kayo ng situation. Kunwari, SONA ng Pangulo. The President's delivering his State of the Nation address. Dun kasi sa klaseng communication na yun, walang feedback. Okay? Hindi kailangan ng feedback. So, yung message is one-way lang. Yung flow ng communication is one-way lang. Scrum model, merong feedback pero walang barrier. So, nagkakaroon na ng feedback. Meron ng feedback si receiver. Siya ngayon yung nagiging sender. Isip kayo ng communication na nangyayari kung saan merong flow of communication tapos walang nag-iistorbo sa communication. Transactional model naman, merong mag-isip kayo ng mga situation na may nag-uusap tapos merong barrier na pwedeng maka-apekto sa process. Letter B, write a 10-sentence paragraph in this situation. As a student, if you are to address the nation of the Filipino people in this time of pandemic, what would you tell them? You may post it on your social media account and see the different reactions you will get. You may clarify points but refrain from building conflicts in the process. So, ano ba yung pwede mong sabihin sa mga Pilipino ngayong panahon ng pandemic? So, I think mas maganda kung maglalagay ka ng mga encouragement, mga positive ideas para ma-lift naman yung spirit ng mga tao kapag nabasa nila yon. Letter C, exchange emails or messages with your friends regarding your ECQ experiences and how do you see and feel about it. Tell them how it affects your life. So, ewan ko kung re-require pa to ni teacher, ha? Pero ako hindi ko na to papagawa. Okay, so I think that's gonna be all for today's module. Maraming salamat sa support. Continue watching and supporting the channel. Tapos, pagkalat nyo na rin itong channel na ito para naman makatulong. Pag hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe kayo guys. Marami pang mga topics na explain ko in Tagalog. Mostly mga module ng junior high school tsaka ng senior high school. Yun lang.